Magandang buhat at mapagpalang araw. Ito ang Kasindalas Batch 2023. Ang ROTC Summer Camp Training o RSCT ay isang pagsasanay upang mas mapalakas at mapatatag ang kakayanan ng isang kadete sa parehong antas ng talino at lakas ng pangungatwan. Binuksan ng Court Regional Community Defense Group sa pangunguna ni Colonel Ramil D. Anoyo, General Staff Corps, Infantry Philippine Army. Ang mga pagsasanay ng RSCT at Advanced ROTC Academic Phase Training o ARAP at Basic Citizen Military Training sa Camp General Macario Sacay, Dos Baños, Laguna. Noong 26 ng Hunyo, taong 2020. Sa pagsisimula ng pagsasanay, isinasagawa ang reception rites. Isang simple, ngunit malalim at makabulahang seremonya upang sukatin ang physical at mental na tibay ng isang kadete sa pamamagitan ng isang serye ng mabilis na physical na aktibidad na pinapangasuhan ng mga miyembro ng direktoryo ng pagsasanay. Ito rin ay hudyat ng pagsisimula ng Rehimeng Buhay ROTC Cadet Officer at unti-unting pagbabago mula sa isang sibilyan tungo sa isang profesional at disiplinadong batang pinuno ng militar. Sa pagising sa umaga, sinusubok ang kanilang kasanayan upang magkaroon ng sapat na oras at paghandaan ang una nilang aktibidad na tinatawag na physical conditioning. Sa reveille o physical conditioning, sila ay nagsasanay ng iba't ibang ehersisyo na makakatulong upang mapalakas, mapatibay at makondisyon ang kanilang pangangatawan. Ang nakasanayan ng Army Dozen Exercises ang isinasagawa upang mas maging malakas o handa ang kanilang katawan sa loob ng pagsasanay. Ang morning mess o messing naman ay isang parte ng pagsasanay na kung saan sinasanay ang isang kadete na kumain ng mabilis at i-apply ang military table etiquette. At ito rin ay isang paraan upang mabuo ang kanilang samahan na dapat iisa ang galaw at walang maiiwan. Kasabay nito ay ang pagbigkas ng mga verbatims tulad ng desiderata, military professionalism, pledge of loyalty at iba pa upang mas maintindihan, maisaulo at maisabuhay ang mga ito. Drills and ceremony. Ang mga kadete ay sinasanay upang magkaroon ng isang kilos na naaayon sa iisang galaw. Sa pagsasanay na ito, makikita ang kanilang disiplina at pagkakaisa. Ang drills and ceremony ay kanilang magagamit sa pagtuturo sa mga susunod na kadete sa kani-kanilang paaralan. Malaking tulong ito sa mga kadete para makita ang kanilang galaw at pagkakaisa. Iisang galaw, iisang pananaw, patungo sa pagiging isang mahusay na kadete at leader balang araw. PFT o Physical Fitness Test. Ang PFT ay isa sa paraan upang masukat ang estado ng bawat isang kadete ng ROTC. Kung sila ba ay karapat-dapat na magpatuloy sa pag-eensayo o hindi. Dito makikita kung lumalakas ang kanilang physical na kakayahan habang nasa loob ng isang pagsasanay. Ginagawa ito para din masubok ang kadete upang maging handa sa mga bawat bagay na maaaring mangyari sa kanilang buhay. Religious practice. Lahat ng kadete ay may kanya-kanyang relihiyon na dapat nilang bigyan ng oras sa loob ng isang linggo. Ang mga kadete na nasa loob ng pagsasanay ay binibigyan ng oras para magnilay at magdasal sa kanilang Panginoon upang bigyan sila ng espiritual na lakas para makatapos ng pagsasanay sa loob ng camp. Tuwing linggo naman, ang 4th Regional Community Defense Group ay nagsasagawa ng misang pangkatoliko para sa mga kadete nagsasanay sa loob ng kampo at para din sa mga regular na sundalo sa loob ng kampo. Ang RSCT ARAP ay hindi lang hinuhubog sa physical na pamamaraan, kundi hinuhubog rin sila sa kaalaman tulad ng paksa na naaayon sa kanilang training. Tulad ng RA 7077, AFP History, Customs, Tradition, and Protocols of Service, Legal Basis, Interior Guard Duty, Map Reading, and Land Navigation. Kasama na rin dito ang Military Leadership and Civil Military Operation, Introduction to Intelligence, Human Rights, Fundamentals of Fire Support,
Fundamental Civil Military Operation, Grenade, at ang US Rifle 5.56mm M16A1 Armalite, Armored Fighting Vehicle in Philippine Army Inventory, at ang Mechanized Infantry Operations. Ito ay makakatulong sa bawat kadete na mapahusay ang kalaman sa bawat paksa na tinuro. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit bang bumabalakid ay ang iyong mundo ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganiyan, suliran hindi mapigilan. Itanim mo lang sa iyong pusong kaya mo yan. Pagkabigo at alinlangan mo kapalaran. Ika'y hindi tatalikuran ng ating ama na siyang lumikha. Hindi lang ikaw ang nagdurusa at hindi lang ikaw ang lumuluha. Pasakit mo'y may katapusan, kaya mo yan.